Okay, good day class. Welcome to another interesting topic in our subject STS. So in this recorded video discussion, I am going to tackle the role of science and technology in nation building. So in our previous topics, we discussed the different important events happened that shaped the current science or the modern science that we have now. So in this discussion, we will specifically discuss the role of science and technology in nation building, specifically in our country, the Philippines. Okay, so in this discussion, I am going to discuss the following topics or the following content. So first of all, we will trace back the history of science and technology in the Philippines. Okay, so how the science and technology started in the Philippine setting. And of course, a part of that history is the development. Okay, we'll also trace the development of science and technology in the Philippines. Third, I am going to discuss to you the different roles of science and technology in the Philippine nation building. So ano ba yung ginagampanan ng science and technology? Meron ba siyang importanteng role when it comes to nation building? So in this discussion, you will discover those roles, okay? So fourth, I am also going to present to you the different actual science and technology projects of the Philippine government before and up to present. And lastly, I am going to show you some of the current technological advancements in the Philippines. So there are many technological advancements, but pumili lang ako ng mga napapanahon and relevant na mga technological advancements sa ating bansa. Okay, so let me start with the history of STS. Okay, so in our previous lessons, we trace the different events, the different historical antecedents that happened in the worldwide perspective. So in this discussion, we'll focus on the Philippine setting. Okay, so let me start with the first part. Okay, so in-include ko na yung two contents. We have the history and development of STS in the Philippine setting. Okay, so way back, so talking about the history, of course, we're going to trace back on the timeline, okay, yung mga events na nangyari during the 1565, okay, the year 1946, and the year 1965, and up to present, the year 2021. So, these three periods, okay, so this marks significant periods in the Philippine history because during the 1565, that is the period of pre-colonial period. So, ibig sabihin, ito yung panahon na hindi pa tayo nasasakop ng mga mananakop. Okay, so sabi dito, early inhabitants of the archipelago had their own culture, traditions, belief system, and indigenous knowledge. So, bago pa man tayo masakop ng mga Amerikano, ng mga Spaniards, yung mga sinaunang Pilipino ay meron na din silang mga kaalaman or they have their own culture and traditions. And of course, indigenous knowledge. Okay, so para saan ba nila yun ginagamit? We will see in the succeeding slides. Okay, and the period during 1946, this is the colonial period. So this is the period where we were colonized by the different colonizers such as the Spaniards, the Americans, the Japanese until nakamit natin yung Philippine independence. Okay, so dito yung makasaysayang part ng history ng Philippines. So ano kaya yung naiambag ng mga colonizer sa paghubog ng science and technology or sa pagdevelop ng science and technology sa ating bansa? And until such time, 1965, okay, so this is now the post-colonial period. Okay, so post-colonial period, ito naman, i-discuss natin yung contributions of the different Philippine presidents in the development of science and technology. So ano ba yung mga naiambag ng mga naging presidente after nating makamit yung Philippine independence, ano yung naiambag nila in terms of science and technology? And at present, ayan, so we are going to take a look at the current technological advancements na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas. Okay?
So let me start with the pre-colonial period. So sabi ko nga kanina, yung mga sinaunang tao, meron na din silang kanya-kanyang culture, traditions, belief system, ayan, mga indigenous knowledge, and then para saan nila yun ginagamit. So they are using it for farming, okay, animal raising, fishing, mining, and weaving were their first livelihood. So yung mga indigenous knowledge na alam nila, ginagamit na nila yon sa ito, sa farming. Ayan, so mga sinaunang kaalaman. So they are using that for their livelihood. Ayan, para sa ikabubuhay nila. So natuto na din sila nung mag-farming, mag-fishing, and mag-mining. Ayan, also, they use writing, numerical measurement, and calendar system to facilitate trading. Ayan, so natuto din yung mga marunong na din yung mga sinaunang tao na gumamit ng magsulat, magbilang, okay, gumamit ng calendar, ayan, para mas ma-facilitate yung pag-trade ng kanilang mga halakal. Ayan, so as part of their livelihood, nakikipag-trade sila sa ibang group para makamagpalitan sila ng mga produkto. Ayan. So, yung mga sinaunang tao, meron na din po silang kaalaman when it comes to this bago pa man tayo masakop ng mga colonizers. Ayan. And also, they also use plants and herbs as medicines to treat illness. So, ito yung mga indigenous knowledge na, oregano, ayan. So, ano pa ba? Ano bang mga alam yung mga herbs and plants na ginagamit pang treat ng illnesses, yung lagundi, ayan. So, before, yung mga sinaunang tao, they are aware of that because they are using that plants and herbs. Okay, and as the time goes by, mas dinevelop pa, di ba? Ngayon meron ng lagundi syrup, yung nabibili sa over the counter sa mga drug stores. Ayan. So before, meron na din kaalaman yung mga sinaunang tao. Ano po? So also, ito ang isa sa pinaka contribution during the pre-colonial period, the Banawe rice terraces. Okay? So ito po, this is a majestic architectural designs which resulted from the techniques developed by Filipinos for livelihood purposes, di ba? So isa sa pinagmamalaking magandang tanawin ng Pilipinas ay ang Banawe rice terraces. Okay? So ito po ay produkto ng malikot na imahinasyon ng mga Pilipino. Okay? So imagine niyo, nakakapag-plant na sila dito ng mga rice. Ayan. So na-develop pa nila into a majestic tourist spot, 'di ba? So isa ito pag sinabing Philippines, kilalang-kilala ang Pilipinas when it comes to Banawe rice terraces. Okay, so this is managed to attract worldwide attention. Ayan, so I think this is part of the 7 wonders of the world, if I'm not mistaken. Ayan, so part siya ng 7 wonders of the world. And they were able to cultivate crops on mountain sides in cold temperatures. So, di ba? Sa Banawe, malamig doon. So, part na siya ng Baguio. So, parang naisipan nila na mag-cultivate ng mga crops. Okay? So, gamit itong yung techniques na alam nila. So, ito yung naging result. Itong Banawe rice terraces na merong hagdan-hagdan. Okay? So, they incorporated an irrigation system that uses water from forest and mountains. Ayan, so inutilize nila yung irrigation system, di ba? Yung water na naandito sa top, pwede pa siyang ma-utilize ng mga nasa baba. Okay? So ito yung isa sa pinakamagandang contribution ng mga sinaunang tao during the pre-colonial period. Ayan, so and then, during the colonial period, ito na yung nagsimula tayong sakupin ng mga iba't ibang mananakop. So, ang unang nanakop sa atin, ayan, yung mga Spaniards. Okay, so far this is the longest, ayan, colonizer. Ayan, so during that time, ayan, sinundan ng American colonization. And lastly, sinundan din po ng Japanese colonization. So, ano kaya? Do you have any idea? So, ano ba yung mga niambag ng mga colonizers na ito in terms of science and technology? Sige nga.
Okay, so in our synchronous discussion, I am going to ask you questions regarding with this. Okay, so before ko i-reveal, so magsulat kayo sa notebook nyo para sa next ano natin. Sa next discussion natin, meron kayong maisasagot. Ano po? So, during the Spanish colonization, ayan po, so nagkaroon po ng establishment of formal education institutions and launching of scientific organizations. So ito yung isa sa pinaka-importanting naiambag ng mga Spaniards, nagkaroon ng formal education institutions. Okay? And nagkaroon na din ng mga scientific organizations. And also, minandate nila dahil nagkaroon na ng mga school, ayan, nagkaroon na ng mga formal education institution, they mandated schools to teach different subjects such as religion, math, the three R's, reading, writing, arithmetic, ayan. So, ano na po, nagkaroon na ng mandate during the Spaniard colonization, minandate yung mga schools na magturo kayo ng ganito. Ayan, sa mga Pilipino. Also, nagkaroon din po ng in terms of medicine and biology, okay? These were taught in educational and training institutions. So, pinayabong yung kaalaman ng mga Pilipino in terms of medicine and biology. Ayan, so marami na ditong naging doktor. Ayan. Also, yung sa engineering was introduced to construct buildings, churches, bridges, and roads. So, kung makikita nyo some of the architectural structure that we have, so meron yung touch ng mga Spaniards design. Ayan. So kasi during that time nung kinolonize tayo ng mga Spaniards, pinag-enhance nila yung aspect ng engineering. Sila yung nag-introduce kung paano mag-construct ng buildings, ayan, ng mga churches, bridges, and roads. Ayan, sa Manila, there are historical church na talagang makikita mong meron talaga siyang touch ng Spanish. Ayan, yung San Agustin Church, it is one of the oldest church in Manila, and I've been there, talagang nakakamangha. Na matagal na siyang church pero napipreserve pa din yung kanyang ganda, integrity ng church na yon. Okay? So, and also, during the time of Spaniard colonization, natives were trained to use innovative approaches in farming. So, before colonization, marunong nang mag-farm yung mga tao. So, nung dumating ang mga Spaniards, mas binedevelop pa, mas tinuruan sila how to use innovative approaches in farming. Okay? So, those are the contributions of Spanish colonization. Okay? So, kung makikita nyo, hindi naman masama yung pananakop ng mga Spaniards kasi meron naman siyang naitulong sa atin. Ano po? Ayan. So, sige. So, we come now to the contribution of the Americans, okay, during their time when they colonize us. So first of all, ang pinaka-importante nilang naiambag is modernize all the aspect of life in the Philippines. So kung yung mga naiambag ng mga Spaniards, mas minodernize nila yon, okay, during nung pananakop nila. Okay? Also, they established the Bureau of Science. This is a government agency to nurture the development in the field of science and technology. So if I'm not mistaken, this is now the DOST. Okay, so in-establish nila itong Bureau of Science. And at present, I think this is now the Department of Science and Technology. So mga Americans po ang nag-establish nun. Also, they established the National Research Council of the Philippines in 1933. So, ito pong research council na ito, sila po yung nagpo-provide ng mga researchable topics which is relevant to the nation, to the environment. So, sila po yung nagpo-provide ng mga research topics para yun yung pag-aaralan ng mga researchers. Okay? So, na-establish yun during the American colonization. And also, during those time,
Okay, developments in science and technology were focused on agriculture, medicine and pharmacy, food processing, and forestry. So, ito yung naiambag ng mga American colonization. Okay? So, na-modernize yung lahat ng aspeto ng ano. Okay, so going back, so sabi ko nga, these are the contributions of the American colonization. So, mas in-improve nila yung contribution ng mga Spaniards during their time. And here comes now the Japanese colonization. So, kung meron ng mga schools during the Spaniard colonization, during the Japanese, priority nila yung pag-open ng mga elementary schools. Okay, so 'di ba? Kung titingnan natin sa Pilipinas, okay, sobrang dami na ng elementary school sa buong Pilipinas. So, ang nagpasimula sa pag-prioritize in opening elementary schools is yung mga Japanese. Okay? They also reopened the vocational and normal schools in agriculture, medicine, fisheries, and engineering. So, kung makikita nyo, etong reopening na to, this is based on the contribution of the Spaniards and the Americans. Okay, so, reopen siguro na close due to some reasons. Okay, so, the Japanese reopened that kasi siguro nakita nila yung relevance ng mga vocational and normal schools. Okay, I think one part dito na schools na reopen is the Philippine Normal University now na dating kasi 100, I'm not mistaken, 101 years na ang PNU na nag-exist as institution, okay, sa Pilipinas. Also, during the Japanese colonization, Filipinos are engaged in the sale of food and medicine for aiding the soldiers. Okay, so kasi 'di ba during the Japanese colonization talagang rampant yung mga wars. Okay, barilan dito, barilan doon. So, in-engage talaga yung mga Filipinos when it comes to trading food and medicine, and also for aiding soldiers, okay, para meron silang mga puwersa. Ayan po. So also during the time of the Japanese colonization, government corporations were reorganized and created to develop the natural resources in the Philippines. So reorganized nila at dinevelop yung mga government corporations during the time of the Japanese colonization. So far this is a glimpse of the contributions given by these three colonizers in the Philippine history. Okay, so tingnan natin kung paano naman dinevelop ng mga different previous Philippine president etong mga ipinamana sa atin nitong mga colonizers. Okay, so we will discuss this for seven presidents, Philippine presidents. So we will start with the term of Ferdinand Marcos. Okay, so ano ba yung naiambag ni Marcos? So ito na yung period na nakamit na natin yung Philippine independence. Okay, kaya siya tinawag na post-colonial period. So dito na nagkaroon tayo ng mga Philippine presidents. Okay, so mag-start tayo kay Ferdinand Marcos. Ayan. So, during the time of Marcos, the role of science and technology in national development was emphasized. So, nung time niya, parang in-emphasize niya na malaki ang role na ginagampanan ng science and technology in national development. Okay? So, that's why he mandated the DECS. Before yung DepEd po is DECS, ngayon DepEd na siya, to promote science courses in public high schools. Ayan. So, eto na po, during the time of Marcos, talagang nakita niya yung importance ng science and technology in national development, kaya minandate niya yung DECS and DepEd now na mag-promote ng science courses in public high schools. Ayan. Also, he proclaimed, ayan, this is one of the most significant contribution of Marcos.
Okay, so this is one of the most significant contribution of Marcos. He proclaimed the 35-hectare lot in Bikutan, Taguig as the Philippine Science Community, now the site of the OST. So I've been here. So sobrang laki nitong ano na to. Sobrang laki nitong place na ito na kung saan yun yung pinaka ano, main office ng ano ng DOST, National Office, na doon mo makikita yung iba't ibang sangay ng DOST. Okay, so pumunta ako doon to ano, may inasikaso ako related to my ano, to my scholarship. So etong pag-proclaim niya nung land na yon, parang napaka-significant kasi netipon na ipon doon nakalocate yung mga ano, yung mga sangay ng DOST na tumutulong paano ma-improve yung science and technology in our country. Okay, so that is during the time of Marcos. Also, during his time, he assigned the Philippine Coconut Research Institute to promote the modernization of the coconut industry. So, minodernize niya po yung coconut industry, di ba? Kasi isa sa pinaka-ano natin, pinaka-produkto ng Pilipinas, okay? Filipino farmers is yung mga coconut. So, minodernize niya during that time through Philippine Coconut Research Institute. He also ano, established several agencies and organizations such as yung NFA, yung PAGASA, yung NAST, or the National Academy of Science and Technology. So etong NAST na ito, this is the ano, this was established to be the reservoir of scientific and technological expertise in the country. So during his time, ito yung ano, ito yung kung hindi ako nagkakamali, so ito yung as yung inestablish nung American colonization, okay, na organization related to science, parang ito na dinevelop into National Academy of Science and Technology, and at present iba na yung pangalan niya. Okay, so ito yung ano, ito yung pinagkukunan ng mga scientific and technological expertise in our country. So sila yung nag-aaral when it comes to science and technology. Okay? So also during the time of Marcos, the Philippine Science High School Mindanao and Visayas campuses were established. So di ba yung mga Visay High School? Okay, so dito sa Goa, meron tayo. So, dyan nag-aaral yung mga mathematically and scientifically inclined students na talagang ano, may potential sila when it comes to science and math, science, and technology. So, nagkaroon ng campuses sa Mindanao and Visayas during the time of Marcos. Okay, also, ayan. So, the next president, we have a former president, Corazon Aquino. So ito naman yung kanyang ano, contribution during her time in terms of science and technology. Okay, so in 1986, naalala niyo yung ano, National Academy of Science and Technology ni Marcos. Ayan, so this was renamed into DOST. So this is now the Department of Science and Technology. Okay, so inano siya, this was renamed, okay, renamed siya. This was done in order for science and technology sector to be represented in the cabinet and thus play an integral role in the country's sustainable economic recovery and growth. Okay, so ano siya, pinag-rename siya para magkaroon siya ng ano, may represent siya sa cabinet. Okay, so magkakaroon ng madaming budget. Okay, kaya naging siyang Department of Science and Technology. Okay, so also, the Science and Technology Master Plan penned by DOST aimed to update the production sector, improve research activities, and develop infrastructures for science and technology sector. So ito yung pinaka-role ng DOST, ano siya, mag-produce ng mga technology in the production sector and to improve the research activities in our nation. And mag-develop din ng mga infrastructures na makakatulong in terms of science and technology. Okay, parang during the time of Cory Aquino, mas in-emphasize yung role ng DOST. Okay, so in-establish siya ni Marcos, then mas in-emphasize pa during the time of Corazon Aquino. Okay, so
Ito na nga po, na-reorganize yung NSTA into Department of Science and Technology, and nagkaroon na ngayon ng, dahil part na siya ng cabinet, okay? So, assigned cabinet level that includes the following. So, hinati-hati yung DOST sa iba't ibang sangay. Ayan, so meron tayo ngayon yung PAGASA, the Philippine Atmospheric and Geophysical and Astronomical Services Administration. So, sangay po siya ngayon ng DOST. Sila yung nag-aaral kapag merong ano, nag-a-update sa atin kapag merong paparating na bagyo. Ayan. So, yung PHIVOLX naman, yung Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sila naman po yung nagmo-monitor kapag kapag merong earthquake, merong mga volcanic activities, so sila yung nagpo-provide sa atin. Sangay din po ito ng DOST. Okay, meron tayong the Philippine Science High School System. Ito yung mga PSHI High School. Madami pong campuses around the Philippines. Meron din tayong Science and Technology Information Institute or STII. So ito naman yung nangunguna when it comes to ano, to information technology in our ano, in our country. Okay? Also meron din tayong Science Education Institute. So yung mga scholars, okay? Some of you I know are ano, DOST scholars. So dito po tayo kabilang. Kasi ito yung ano, ito yung nagpo-provide ng mga scholarships sa mga college students, masteral and doctorate students. So dito tayo part. Okay? Also meron din tayong Technology Application and Promotion Institute and Technology Resource Center. So ito mga ano to, medyo related yung kanilang roles in terms of ano, technology production. Okay? So these are the ano, these are the different cabinet levels or yung mga sangay ng ano, sangay ng DOST na nag-exist na hanggang sa kasalukuyan. Okay? So after ni Aquino, sumunod si Fidel Ramos. Ayan. So, eto naman yung kanyang mga ambag. So, di ba, kung makikita nyo, in-establish ni Marcos yung NAST, okay, National Academy of Science and Technology, rename ni Cory Aquino into DOST, rename siya para mailagay siya sa cabinet, malagyan ng budget, and magkaroon ng mga sangay. PHIVOLX, PAGASA, okay? So, na-emphasize yung role ng DOST. So, tingnan naman natin yung contribution ni ano, former President Fidel Ramos in terms of science and technology. Okay, so during his presidency, the Philippines has approximately 3,000 competent scientists and engineers. So, eto naman, naka-produce siya ng 3,000 competent scientists and engineers. So, ibig sabihin, mas pinaigting niya yung pagpapatupad ng mga programs and policies in terms of science and technology. So, kilala din siya sa Doctors to the Barrio program. Okay, made healthcare accessible even in far-flung areas. So, ito yung mga doctors pinapadala doon sa mga malalayong lugar na hindi sila nakaka-access ng ano, healthcare ano, services. So, tinawag niya yung Doctors to the Barrio program. Okay, also, the National Program for Gifted Filipino Children in Science and Technology was created for high school students who wanted to major in science and engineering in college. So, merong programa si Ramos about doon sa mga students na ano, na mathematically and scientifically inclined. Ayan, so etong programa ito para yun sa kanila, para i-prepare sila in science and engineering ano, major during their college. Okay, so nagbibigay ng incentives, nagbibigay ng scholarship para doon sa mga ano, mga gifted Filipino children. Ayan. Also, laws related to science and technology sector were mandated, such as the Science and Technology Scholarship Act of 1994, so RA 7687. So, ito yung law, okay? Ito yung law na nagmamandate na dapat mag-provide ng mga scholarship doon sa mga students na kumukuha ng course related to science and technology. Ayan, nag-uumapaw po ang scholarship sa science and technology. Also,
Ito ning RA 7459, Inventors and Inventions Incentives Act. So etong law na ito, nagbibigay ito ng incentives kapag ikaw ay may na-discover. Okay? So pag ikaw ay na-invent na kakaiba, na makakatulong sa ating community, makakatulong sa ating bansa, okay, bibigyan ka ng incentives according to this law. Mandated, okay? So by this law na ipinasa ni Fidel Ramos during his presidency, okay? Also, etong RA 8293, so the Intellectual Property Code of the Philippines, okay? So eto naman yung law na nagsasabi na kapag yung ikaw ay merong na-discover or ikaw ay merong nagawa, eto yung pumoprotekta doon sa intellectual property, na kapag yung na-discover mo ay originally sa'yo talaga, kailangan mo yung iparegister. Okay, para ikaw yung makredit. Okay, ikaw yung makredit when it comes to rights. Okay, ikaw yung may-ari nung idea na yon. So you are being protected by this law, the Intellectual Property Code of the Philippines. Okay? So ito yung mga important laws. Okay? Related to science and technology na naipatupad or naipasa during the time of former President Ramos. Okay? So, tingnan naman natin yung contribution ni former President Joseph Estrada. Okay? So, ito naman yung kanyang mga contributions. Siya yung during his time, naipasa ang RA 8749 or also known the Philippine Clean Air Act of 1999. And the RA 8792, the Electronic Commerce Act of 2001 were both signed and mandated during his term. So ito pong Philippine Clean Air Act, okay? So ito po yung nag-uutos sa LTO na kailangan yung mga sasakyan ay dumaan muna sa emission test. Okay, pag hindi pumasa sa emission test, hindi mairirehistro yung sasakyan. That is according to the Philippine Clean Air Act of 1999. Okay, so etong dalawang law na ito, ayan, itong Electronic Commerce Act of 2000, ay yung mga related sa electronic commerce, eto naman yung nag-govern na law. So etong dalawang law na ito, these were both signed and mandated during the term of Estrada. Okay, also, he was also responsible for implementing cost-effective irrigation technologies and providing basic healthcare services for those who could not afford. Okay, so okay, siya din yung siya yung nagpa-implement ng mga cost-effective irrigation. So dito din na modernize yung mga irrigation system sa Pilipinas. So nagkaroon ng mga makabagong technology when it comes to irrigation, kasi 'di ba isa sa pinagkukunan natin ng mga produkto is yung sa rice. Ayan, so isa tayo sa major nagpo-produce ng rice products. So during his time, in-implement niya yung mga cost-effective irrigation technologies and in providing basic healthcare services. Okay, so yun yung mga ambag ni Estrada. So ano naman ngayon yung mga ambag ni former President Gloria Macapagal Arroyo? Ayan, so eto naman yung sa kanya, during her term, science and technology sector were developed to strengthen the education system and to address poverty. So kung makikita nyo, doon sa mga ibang president, may mga niambag na sila sa science and technology. During the time of Gloria Macapagal Arroyo, mas in-strengthen niya yung education system. Okay? In terms of science and technology to address poverty. Okay? Also, during her time, naging known din siya sa term na Philippine Innovation. This was coined to refer the Philippines as an innovation hub in Asia. So, Philippine Innovation, so pinapopularize niya itong term na ito, signifying that Philippines as an innovation hub in Asia. Ayan. Also, she promulgated the RA 9364 or the Biofuel Act to utilize indigenous materials as a source of energy. Okay, so ito yung law
yung nagsasabi na yung mga ano, yung mga indigenous materials can be a source of ano, source of energy or biofuel. Okay? So pwede siyang ano gamitin pang fuel. Okay? Also, during her time, farmers were encouraged to use rice that can withstand environmental hazards. So nagkaroon na ngayon ng mga hybrid na ano na type ng rice, okay? During her time kasi, di ba, we all know that Philippines is one of the most ano most visited country ng mga iba't ibang ano iba't ibang typhoons, okay? In average, binibisita tayo ng almost 20 typhoons per year, okay? So during the time of kapag Gloria Arroyo, okay, so in-encourage siya yung mga farmers na gumamit ng mga hybrid rice para ano kahit daanan ng bagyo, okay, hindi ka agad ano hindi ka agad masisira. Okay, that can withstand environmental hazards, okay? Also, during the time of Arroyo, okay, na ano, naipasa din yung RA 10601. So, Agriculture and Fisheries Mechanization or APMEC law. This was also passed to modernize agriculture and fisheries and machineries and equipment. Ayan. So, etong law na ito, ito yung ano, ito yung naipasa itong law na to, ang naging epekto nito na modernize na in terms of agriculture and fisheries. Nagkaroon na tayo dito ng mga makabagong teknolohiya when it comes to farming, to fishing. Ayan. So, at dito na sa time ni Arroyo na ano yung mga makabagong teknolohiya na yun na nakatulong sa mga farmers natin at sa mga fishermen natin na mas mano, mas dumami yung kanilang huli at mas madami yung mapuproduce nila. Okay, because of this APMEC law, Agriculture and Fisheries Mechanization law. Okay? So those are the contributions of Arroyo, and sumunod si ano, former President Benigno Noynoy Aquino III. Ayan, so eto naman yung kanyang mga niambag in terms of science and technology. Okay? So during his term, he named new national scientists. Okay? So, ito yung mga pinangalanan niya. Si Gabino Citrono. Okay? So, he is a marine biologist. Okay? So, si Angel C. Alcala, naaalala niyo to. Siya yung may naka-invento nung ano, nung artificial coral reefs. Okay? So, in terms of biological science. Okay? Si Ramon C. Barba in the horticulture field. And si Edgardo D. Gomez in terms of marine biology field. Ayan. So, during the term of Aquino, sila yung ano na na-proclaim as national scientist in these different fields. Okay? Also, during the time of Aquino, Project Nationwide Operational Assessment of Hazards or the NOAA, ayan, was established in 2012 by the DOST. This is a more integrated and responsive system to deal with disaster. So, nakatry na akong gumamit nitong ano na to. Merong ano to, simulation siya. Meron siyang simulation, Project NOAA, sa ano, sa computer, makikita mo kung saan yung mga lugar na unang binabaha. Ayan, saan yung lugar na madaming hazards kapag sobrang dami na ng ulan. So if you have time, okay, you search this ano NOAA's project. NOAA project, because this was ano established by ano by during the time of ano President Aquino. Okay? He also initiated the K-12 curriculum, okay? So, 'di ba, nung nagkaroon ng K-12, nagkaroon ng senior high school plus 2 years, okay? And dun din po na strengthen yung STEM kasi 'di ba sa senior high school, 'di ba nag senior high school kayo? So, yung mga scientifically and mathematically inclined, okay? So, you were pushed to ano to enroll in the STEM ano STEM strand para i-prepare kayo sa college na related sa science, mathematics and engineering yung inyong course, especially those of you who are engineering ano major. Ayan, so na-push through kayo na mag STEM strand because of this K-12 curriculum. Okay, also during the time of Aquino,
PVOX has also come up with a Valley Fault System Atlas. This is a comprehensive collection of the detailed large-scale maps that can help people identify if their homes are near the Valley Fault System. So, ito pong ano na to, ito pong atlas na ito, ito yung nagpapakita na yun bang kinakatirikan ng bahay nyo ay nasa fault line. Okay, so ibig sabihin, pag yan ay nasa fault line, delikado yan kapag tumama ang malakas na earthquake. So, etong ano na to, etong atlas na to, so kayo, yan, the future engineers, so pwede nyo itong i-consider when coming up with a material or a machine, okay? Especially kapag mag-ano kayo ng ano ng structure. Okay, so dapat i-consider nyo na yung ilalagay yung structure ay wala dito sa ano, sa Valley Fault System. Okay, wala siya sa fault line. Okay, para maging safe yung structure na ilalagay nyo doon sa ano. Ilalagay doon sa specific place na yun. So, this was realized during the time of former President Benigno Aquino. Okay, so tingnan naman natin yung current president natin, si President Duterte. Ano ba yung ano niya in terms of science and technology? Okay, so at present, the science and technology sector is seen to be a priority based on the budget for science and research and development that grew by nearly 6 times over the same period. So, from 5 billion in 2010 and to 20.8 billion in 2017. So, sobrang laki ng inallocate ng current administration in terms of science and technology. And na-feel namin yung ano, ako, even kayo, yung mga scholars, na mga DOS scholars, na-feel namin yung ano na to, yung dagdag na budget kasi yung allowance namin, nadagdagan siya ng almost 10K. Ayan, 10,000 na dagdagan yung allowance namin ng almost 10,000 during this time. Kasi ito yung time na nagsimula akong mag-enroll sa doctorate ko. So before, sa doctoral, ang allowance is 25K, then during my time naging siyang 33,000 per month. So siguro isa yun sa epekto ng nitong pagdagdag ng budget when it comes to to the science and technology sector. Okay? So also, the formulation of programs and policies that will aid in shaping the country. So madaming programs and policies ang pinapatupad, okay, that will shape the country in terms of science and technology. So, the focus of DOST is to put the results of research and development into commercialization in order to gain new intellectual property. So, ang isa sa pinaka-focus ng DOST ngayon, yung mga resulta ng mga research and development project, dapat makimmercialize siya, okay, into a technology na kung saan makiklaim natin yon na intellectual property ng Pilipinas. Hindi lang dapat siya mag-end as research, dapat merong something na makikita na pag-aari ng Pilipinas, yung technology na makikita out of that research and development project. And also, the Philippine Space Technology Program, which launched the Diwata 2 in 2018 after the launch of Diwata 1 in 2016 that displayed the Philippine flag in space. So this is the first time na naiwagayway ang mapa ng Pilipinas sa space through launching this two satellite. Okay? So we have the Diwata 2 in 2018 and Diwata 1 in 2016. So ito yung sa space meron ng Philippine flag. Also, it gives this administration gives importance to agriculture and disaster preparedness. Okay? So far, those are the contributions of the current administration. So, I know meron pang iba, pero sobrang dami siguro. Kaya ito lang po yung ito lang yung research ko so far. Ayan. So, that is during the time of the current administration. So, kung makikita nyo, yung bawat presidente ay meron naman talagang niambag in terms of science and technology. Okay? So, meron silang
dinevelop para sa ikakaganda ng ating bansa in terms of science and technology. So we're done with the history and development of science and technology in the Philippines. Ngayon, tingnan naman natin yung role ng science and technology in Philippine nation building. So ano ba yung roles ng science and technology? Bakit nagpatupad ng mga ganong batas yung mga presidente, mga nakaraang presidente? Okay, ano ba yung ginagampan ng role ng science and technology in Philippine nation building? Okay, so according to the 1987 Philippine Constitution, Section 10, Article 14. Okay? So, science and technology are essential for nation development and progress. So, before pa man, talagang in this, the Philippine Constitution, nakalasaad na po ang importance ng science and technology. So, the state shall give priority to research and development, inventions, innovation and their utilization, and the science and technology, education training, and service period. Ayan, so nakasaad sa ating Philippine Constitution na prioritize talaga ang science and technology. It shall support indigenous, appropriate, and self-reliant scientific and technological capabilities and their application. So, di ba, kitang-kita nyo dito na the sector of science and technology is binibigyang importance. Okay, and it comes to its relevance in nation development and nation building. Okay, so far, these are the roles of science and technology in Philippine nation building. Bakit siya binigyan ng importansya ng ating Philippine Constitution? Because of these different roles. So first of all, ayan, so science and technology discoveries, inventions, and innovation brought about the growth of industries and enterprises that eventually led to the rise of the cities. Ayan, so yung mga produkto ng mga researches natin in science and technology, yun yung mga nagiging dahilan kung bakit meron na tayong nadidiscover ng mga makabagong technology, mga inventions, mga innovations, na yun yung nagpapayabong, okay, ng industriya ng Pilipinas. Okay, so kung walang nagre-research, di ba, medyo naging controversial si Senator Cynthia Villar, kasi tinanong niya, bakit kayo baliw na baliw sa research? Ayan. So, hindi niya alam na yung pagre-research ay yun yung nagpapadevelop sa isang country, or yun yung isa sa nagpapadevelop ng kaalaman natin sa mga bagay-bagay na nasa paligid natin. So, siguro during her college, hindi niya yun masyadong kuha yung relevance ng pag-conduct ng science ng research. Ayan. So, kaya siguro natanong niyang ganun, bakit baliw na baliw ang mga scientists when it comes to research. Ayan. So, also, outputs in the study of science and technology include more new, improved, and rapidly produced products to meet the demands of the people. Ayan. So, nakakatulong din po yung mga result ng mga science and technology para mas makaproduce tayo ng mga bagong produkto. Ayan. So, for you, yung mga future entrepreneurs, ayan. So, yung mga makabagong result in science and technology, pwede niyo yung ma-utilize to come up with a new product na kung saan mas may improve mas mamimet yung demand ng people. Kasi di ba, as the time goes by, dumadami yung ating population. Ayan, and then dun din sa mga future engineers. Ayan, so it's through science and technology research, pwede kayong makakam up ng mga new and improved products na makakatulong sa ating bansa. Hindi lang sa inyong community, pero sa buong bansa as a whole. So mamaya may papakita ako sa inyong mga research. Ayan, so also, it provides driving force to the computer, information, and communication
technology. So yung result ng mga scientific research, yung mga scientific knowledge na nakukuha natin through scientific research, yun yung nagiging driving force in the development of ICT. Ayan, so ayan, itong mga ginagamit natin sa online class, itong mga improved na to, improved product of improved product in terms of information and communication technology. So, di ba, before, mga desktop computer, yung makakapal, tas mabagal, so ngayon, napakabilis na at mabilis na siyang maikonect sa internet. So, these are, one of the roles na ginagampanan ng science and technology. So, pag mabilis ang mga server, mabilis ang mga laptops, mabilis ang internet connection, so it is helping in nation building. Ayan. Also, one of the role is that discovery, development, and promotion of various kinds of medicines. Ayan. So, yung mga produkto ng research, and even this vaccine, di ba, during our discussion, sabi nyo, yung pagkakaroon ng vaccine dito sa, para dito sa labanan itong COVID-19 pandemic, is one of the technology na produkto siya ng scientific knowledge na nakuha through scientific method or scientific research. So, di ba? So, pag nakaka-develop ng mga medicines, etong mga vaccine, so it is helping nation to build the nation with a healthy society. Okay? So, sana nga matapos na yung itong pandemic na ito para alam niyo yun. Makabalik na tayo sa new normal, sa normal nating buhay na kung saan yan nagagawa natin yung mga ginagawa natin dati. So hopefully through research develop na yung ating mga scientists and mga doctors ng gamot dito sa COVID-19 na sakit, ayan, na virus, ayan. So also, science discoveries and technology innovations have made life easier. So, alam na natin to. So, una pa lang talagang yung mga makabagong discovery and mga makabagong teknolohiya na meron tayo, it really made our life easier in terms of communication, transportation, education, ang daming pinadali yung mga bagay-bagay because of science discoveries and technology innovation. So far, these are the 5 important roles of science and technology in nation building. So ngayon, let us have the different examples on how science and technology help in nation building. So sige nga, I would like you to pause for a while. So I would like you to think base doon sa mga binigay kong roles ng science and technology in nation building. So ano kaya sa tingin nyo? Can you give examples on how science and technology is helping in nation building? Sige nga. Okay, so I will be expecting answers from you during our synchronous schedule nitong mga examples kung paano nakakatulong ang science and technology in nation building. Okay, so let me reveal it to you. Okay, so the development of agricultural systems. So isa yan sa pinaka concrete example on how science and technology is helping in nation building. Okay, so, di ba, pinag-mechanicize na yung farming. So, gamit yung mga makabagong machines, okay, napabilis po ang pag-farming ng mga farmers. So, meron ng mga tractor, ayan, meron mga harvester, ayan. So, kapag ka ganun, mas mapapadali yung mga gawain ng ating mga farmers. Kung dati, mano-manong nagtatanim, ayan, ngayon, meron ng machine or ayan, meron ng equipment na nagtatanim ng automatically. Ayan, so the use of water pump and sprinkler in managing the effect of extreme heat. Ayan, so dati, binubuhusan ng manually. So ngayon, meron na tayong mga water pump at sprinkler to manage that extreme heat na binibigay ng sun. Ayan, also, the production of genetically modified crops which are resistant to pests and it grow faster. So, isa ito sa pinaka magandang
nagagawa ng science and technology, meron na tayo ngayong mga genetically modified crops na hindi sila basta-basta nasisira ng mga peste. Hindi sila basta-basta nasisira ng mga extreme na panahon at mas mabilis silang mag-grow. So, ibig sabihin, pag mabilis mag-grow yung plants, mas madaming mapoproduce na product. So, pag madaming mapoproduce na product, madaming may papakain sa mga tao at walang taong magugutom. So, pag walang taong nagutom, that will lead to nation building. Diba? Pag productive ang mga tao, hindi nagugutom, they are healthy, so they are helping in nation building. Ayan. So, also the use of fertilizer to produce high quality yields. Ayan. So, pag mataas yung quality ng mga napoproduce, of course, it will lead to nation building. Magaganda yung mga produktong i-deliver sa mga markets, yung mga mabibili nating produkto ay magaganda. Okay, so that's one way of how science and technology is helping in nation building. Okay, so the improvement of transportation, ayan, isa pa ito sa pinaka tulong ng science and technology in nation building. So the utilizing of Egyptnese, ayan, so meron na pong tumatakbo nito sa Manila, mga Egyptnese. Ayan, meron din tayo ito pong mga LRTs tsaka MRTs. Kapag napunta kayo ng Manila, very efficient yung pagsakay sa LRT tsaka MRT. Although siksikan, pero hindi ka makaka-encounter ng traffic. Ayan, so that is because of science and technology. Ayan, through researching, nas na-improve yung mga train. Ayan, mga light rail trains. Ayan. Building of more airports. Ayan, diba? Pag maraming airport, mas mabilis yung kalakalan. Ayan, mas mabilis yung pagpunta mo sa ibang bansa, sa ibang lugar. Ayan, so nakakatulong siya sa nation building. And the motorized boats for fishing. Ayan, so kung dati mano-manong nagkakayak yung mga fishermen natin, ngayon meron ng mga motorized motorboat. So pag mga motorized, mas madami yung mapupuntahan nila, mas madami yung makukuha nilang mga fish. Ayan, so that's how science and technology help in the improvement of transportation that will lead to nation building. Also, in terms of the improvement of educational system, ayan po, ayan, online learning due to pandemic, we were able to learn, continue learning despite the current situation. So, dahil dito sa mga makabagong tools or mga ito, laptop, yung wifi, yung cellphone nyo, ayan. So, those are products of science and technology. Okay, so ini-utilize natin yung mga Google Classroom, use of video conferencing, etong pag-record ko nitong video. So these are products of science and technology. Okay, so kapag kayo ay graduate ng maayos, ayan. So kapag naging professionals na kayo, you will help our nation in building a better nation. Ayan. So dahil na ipagpatuloy natin yung educational system, even there's a pandemic, so far, in the near future, makakatulong tayo sa pag-build ng ating bansa. Okay? Also, in the improvement of communication, ayan. So, sa improvement naman ng communication, so information is transmitted easily and rapidly and are readily available. You can easily communicate with others through social media platforms. Ayan. So, kung before, kailangan mo pang mag-send. Kailangan pong mag-send ng letter, tapos it will take 1 week to 1 month para makarating dun sa sasendan mo. So ngayon, kahit iniisip mo pa lang yung isasend mo, nakasend na. Ayan. So, hindi mo pa kiniklik, nakasend na yung message. So, etong improvement sa communication, these are product of science and technology. And dahil improve na yung ating communication, we are helping in nation building. Okay? Kung ngayon, yung mga yung mga senators, kahit online, nakakapag-usap-usap sila. Okay? Kahit may pandemic, nakakapag-usap-usap din sila para hindi matengga yung ating bansa in terms of nation building. Okay? So, these are examples. Specific examples how science and technology is helping in nation building.
Okay, so we come now to the third part. I hope you are still listening. Okay, so medyo, ito talagang discussion na ito, medyo mahaba-haba siya. Pero, ano naman siya, I can say that this is a complete discussion. So, you can watch this in two parts. Okay, pero I will assure you na ang dami mong makukuha dito about sa kalagayan ng science and technology sa ating bansa. Para maging aware din kayo. Ano po? So, these are the actual science and technology programs of the Philippine government. So, ito po yung mga pinapatupad at naipatupad na. So, di ba? We have now the Department of Science and Technology. So, ito yung in-establish ni Marcos, okay? Na pinangalanan, rininame ni Cory Aquino into DOST. Okay? So, ito po, this was mandated with virtue of Executive Order number 128, mandates the department to provide central direction, leadership, and coordination of scientific and technological efforts and ensure that the results therefrom are generated and utilized in areas of maximum economic and social benefits for the people. So, etong DOST, sila ang pinanggagalingan ng mga instruction kung ano ang gagawin in terms of science and technology. Okay? Sila din yung nagko-coordinate. Ayan, coordination of scientific and technological efforts in para mag-benefit yung ating ekonomiya and at the same time yung society. Okay? So, etong mga meron tayo ngayon, ayan, so, tayo, yan, yung mga scholars, yung mga DOST scholars. So, isa tayo doon sa under ng DOST. So, yung mga direksyon na ipinuprovide sa atin, mga instructions na dapat hindi ka ma-fail, ayan, dapat wala kang failing grades, ayan. So, galing po yan dito sa ng DOST. Ayan, kasi mandated sila to provide those directions. Okay, so ang mission nila to direct, lead, and coordinate the country's scientific and technological efforts geared toward maximum economic and social benefits for the people. So, magkaano yung align yung mandate tsaka yung mission ng DOST. Okay, so minanduhan ng Republic of the Philippines ang DOST for this, para sa maximum economic and social benefits for the people. Okay, so the Philippine government through DOST, ito po yung mga programa. Okay, they are introducing and implementing programs, projects, and policies. So, through the Philippine government, through DOST, na ini-introduce po yung mga iba't ibang projects, mga programs, and policies. Ito pong mga programs, projects, and policies na ito, this is to prepare the whole country and its people. Okay, to meet the demands. Okay, to meet the demands of a technologically driven world and capacitate the people to live in a world driven by science. So kung makikita nyo dito, yung mga programs, mga policies and projects na pinapatupad ng DOST, these are preparing us. O tayong mga scholars ng DOST. Okay? So, piniprepare tayo para maging in the future, ma-meet natin yung demands of a technologically driven. Diba? Hindi naman natin may kakaila. Talagang advanced na yung technology natin. So, kung hindi tayo sasabay doon, yung mga future professionals hindi sasabay doon, mapag-iiwanan po tayo. So, ang pinaka-purpose nito, mga programs and project na ito, is to capacitate the people. Para hindi tayo ma-extinct. Ayan. So, di ba yung sa theory of evolution ni Darwin, kapag hindi ka nag-adapt, ayan, ma-extinct ka. So, ang pinaka-purpose nitong mga programs ng DOST ay to capacitate people. Ayan. Para, mabuhay tayo sa mundong dominated ng technological advancement and scientifically developed world. Ayan. So, ayan po. So,
These are now the government's programs and projects. Iilan lang po ito. Sobrang dami po ng proyekto ng DOSD. Pero pinili ko lang po para magkaroon lang kayo ng ano. Magkaroon lang kayo ng idea sa mga policies and programs. So, first of all, the Republic Act 19-10055. Ayan. So, the Philippine Technology Transfer Act of 2009. So, this is an act providing the framework and support system for the ownership, management, use, and commercialization of intellectual property generated from research and development funded by government and for other purposes. So, etong ano na to, etong batas na ito, eto yung nag-govern or nagbibigay ng ano ng framework na yung ano yung produkto or yung result ng mga research and development, especially kapag funded yan ng government, dapat ay mai-register sa atin, okay, ma-use natin at ma-commercialize as intellectual property ng Pilipinas. So, hindi lang siya mag-stop as a result of a research, dapat mai-transfer siya into technology. Kasi anong sense ng pagre-research mo kung hindi mo siya mai-transfer into technology? Okay? So, ayan po. Is one of the ano program of the Philippines or through the OSD. Also, the Republic Act number 10612 and 11035 or the Fast Track Science and Technology Scholarship Act of 2013 and the Balik Scientist Act. Okay, so eto po, so yung RA 10612, an act expanding the coverage of science and technology scholarship program and strengthening the teaching of science and mathematics in secondary schools and for other purposes. So dito, hindi na lang sa college ang may scholarships. Ayan. Even sa high schools, meron na din pong mga DOSD scholars through this Fast Track Science and Technology Scholarship Act of 2013. And ito naman pong mga Balik Scientists, okay? This is an act institutionalizing the Balik Scientist Program, appropriating funds therefore and for other purposes. Okay, so ito po yung mga scientist na pumunta ng ibang bansa. Through this act, pinapabalik nila, pinapangakuan itong act na to. Sige, bumalik kayo dito nyo i-practice yung inyong expertise, dito kayo mag-research, mag-discover, we will provide you with your in terms of financial. Ayan, mga incentives, ayan. So, this was governed by this RA 11035 or the Balik Scientist Act. Kasi 'di ba para ma-encourage silang bumalik sa Pilipinas, okay, para mag-benefit yung Pilipinas kanilang mga talino. Ayan, sa mga findings nila sa mga research nila. Okay? So meron yung Balik Scientist Act. Okay, another, ayan ang dami. So the Research and Development Assistance. So at present, DOST assists more than 1,000 research and development projects all over the country. Okay, the DOST Technology Application or the TAPI guides investors regarding intellectual property system. So dito nagbibigay ng financial assistance doon sa mga research and development projects. So, kayo, kapag meron kayong research, tapos gusto nyo mamaya, meron pang isang program, kung gusto nyo ng fund or ng grant, ayan, merong process. Okay? Mabigyan kayo ng grant from DOST basta yung inyong research is aligned sa science and technology. Okay? So, also, merong assistance sa micro, small, medium enterprises. Ayan. So, the DOST provide hardware and software to upgrade the technology capacity of selected micro, small, medium enterprises. So, nagpo-provide din po sila ng mga hardware and software para ma-upgrade yung mga gamit. Okay? In terms of technology, nitong mga MSMEs. Okay? So, in food and nutrition development, the DOSTF NDI develops various nutritional food products to address micronutrients deficiencies and undernutrition among children. Ayan, so isa dito is yung Nutriban. Ayan, so yung Nutriban, kinakain na siya during 1970s. Ngayon may makabagong technology na linagyan siya ng vitamin A,
Ayan, so that is one of the program of DOST under Food and Nutrition Development. So in terms of research and development, human resource naman, the DOST plans to develop and achieve higher standard, okay, of human resources, produce a critical mass of globally competitive scientists and researchers and engineer and build strong science technology institute culture. Okay? So dito, we are part of this, kayo, mga scholars ng DOST, especially kayong mga engineers. We are part of this human resource development kasi gustong makaproduce ng DOST ng mga competitive scientists, researchers, and engineers. So pag-ibayuhin nyo ang inyong pag-aaral kasi pag kayo ay naging competitive scientists, competitive entrepreneurs, ayan, you will help our nation building. Okay? So makakatulong kayo sa pag-build ng ating nation. Kaya, okay, kaya kahit medyo mahirap yung pag-aaral, laban lang. Kasi kailangan tayo ng Pilipinas para maiahon natin sa kahirapan yung ating bansa. Ano po? So, also, meron ding weather forecasting development. So, the DOST work for the purchase of modern equipment and for the improvement of old facilities. So, para mas maging advanced yung pag-forecast ng mga ng mga parating na bagyo, so, dinidevelop din po yung mga bumibili ng mga modern equipments para kahit malayo pa, makapag-prepare na po yung ating bansa. Also, related din yung the Doppler's radar and X-band radar. So, located in Iloilo, Palawan, Gian, Subic, Tagaytay. So, meron pong merong mga Doppler's radar and X-band radar na nakalocate sa iba't ibang part ng Pilipinas. So this will help in weather forecasting. Ayan. So madami pong nakalagay na mga radars. Ayan. So ito na nga po yung Project NOAA, yung National Operations Assessment of Hazard. Okay, this is an integrated flood early warning system in communities along 18 major river system in the country. So sabi ko nga sa inyo, this is a project during the time of Aquino. Ayan. So ito yung nakakatulong sa atin mag-determine if yung lugar nyo, kapag umapaw yung Bicol River, yan ba ang ay unang mababaha? Ayan. So ito yung pinagbabasehan sa assessments of hazards. So kung yan ay unang binabaha, so magde-decide yung mga nasa DRRMO na okay, so etong mga families dito kailangan tong ilikas kapag ganito na yung level ng tubig sa Bicol River kasi aapaw na yon, sila yung unang babahain. So ito yung Project NOAA. Ayan. So also meron ding project na STRIDE, the Science, Technology, Research, and Innovation for Development. Okay, or the STRIDE. This is a project, 5-year project, okay, na merong $32 million initiative of the United States Agency for International Development designed to spur inclusive economic growth in the Philippines by boosting science and technology research. So, in collaboration with the United States Agency, okay, nag-provide ng grant, okay, yung agency na ito ng $32 million para ma-boost yung science and technology research. Imagine that. Kaya merong mga iba't ibang mga research grant. Ayan. So ako yung sa dahil yan yung sa DOST, they are granting us 100K to finish our research. Ayan. So parang ganito yung idea dito sa project na ito. Okay, so it also works closely with the Philippine academic institutions and industries to transform their capacity to produce research university graduates with industry-relevant skills and training, and also to innovate partnership to accelerate development in the country. So kung makikita nyo itong project na ito, talaga ang pinaka-idea niya, ma-accelerate yung development ng bansa, okay, in terms of research in science and technology. So, ayan po, binibigyan nila ng importance yung science and technology research.
Okay, so also meron ding regional invention contest and exhibits or RISE. Ayan, pwede kayong mag-participate dito. So ano naman tong program na ito or project na ito? So this is a nationwide activity conducted in different regions to recognize the indispensability of the Filipino inventors to the Philippine society and national economic development. This serves as the qualifying round for the National Invention Contest and Exhibit NICE in 2022. So, kung meron kayong na-invento, ayan, may ma-invento kayo in the future, ayan, invention, utility model, ano ba to, industrial design, ayan, industrial design, creative research, student creative research, ayan, open siya for students. So, mag-participate kayo dito sa project na ito kasi meron itong prize. Ayan, so pagganahin niyo yung inyong imahinasyon, yung inyong ano para mag-come up kayo into something that is innovative, no? 'Di ba? So pag nanalo kayo dito, nako, madaming pera sa ano sa DOST. Ayan. So sige, another project is the SciTech in TikTok. Ayan, 'di ba? Nakakakita kayo ng mga sa TikTok ibang ano science concept i-discuss sa TikTok. Ayan. So TikTok and the DOST, the Philippine Council for Industry or the PCIEERD, will be partnering to promote science and technology in the country. The two parties will also train researchers and science communicators and will launch contests that will test the creativity of Filipinos. I think this is is ongoing. Okay, so magsisend ka ng iyong entry. Okay, so how will you discuss scientific concept ng mabilisan sa TikTok? Ayan. So sige, i-explore nyo to. Malay nyo, meron din kasi itong prize. Ayan. Malay nyo, dito kayo masumikat. Ayan. So ayan po. Mag-participate kayo dito. Ano po? Also, eto na po yung Grants in Aid or the GIA program. So, itong GIA program, this is a program of DOST that aims to harness the country's scientific and technological capabilities, okay, to spur and attain sustainable economic growth and development. So, ito po ang pinaka-idea nitong program na ito, nagbibigay po ito ng grant. Okay, so through funding of relevant science and technology undertakings. So, meron dito, i-search nyo to sa Google, meron silang pinoprovide na certain amount kapag ikaw ay nagre-research. So, malaking bagay po yun. Malaking bagay yun para mapabilis ang inyong research. Okay, medyo malaki-laki din. I think 10,000, they are giving 10,000. Depende siguro sa level ng research. Okay, so this is one of the most relevant program of DOST, providing fund for science and technology undertakings. Okay, another, the Science and Technology Manpower Development Program. So dito tayo kabilang, especially yung mga scholars. So Science and Technology Scholarship under RA 7687 or Science and Technology Scholarship Act of 1994. So, in short, ito yung mga nagbibigay ng, by virtue of this Republic Act, okay, nabibigyan ng mga scholarship. Ayan, meron ding DOST-SEI Merit Scholarship. Ayan, ito yung mga medyo may kaya sa buhay, pero scientifically and mathematically inclined. Ayan. So, also, the Junior Level Assistant Program, ito sa high school ata ito. Hindi ako nagkakamali. Ayan, meron din sa BS Scholarships in Science Education and the Science and Technology Human Resource Development Planning. Ayan, so far, ito yung mga iba't ibang scholarships na pre-provide para ma-develop yung Science and Technology Manpower. Ayan, so I will share to you the scholarship that I availed, okay, under the DOST. So, ito na po yon, the Capacity Building Program in Science and Mathematics Education, or the CBPSME. So, as of now, I am under this program. So, I will share to you kung paano nakakatulong yung scholarship na ito in terms of nation building. So, first of all,
The aim of this program is, of course, to improve the quality of science and mathematics education in the country. So, pinapag-aral kami, okay, kaming mga science and mathematics teachers, biniprovide ng scholarship para ma-improve yung quality ng science and mathematics education sa bansa natin. Okay? And of course, to accelerate the development of critical mass of experts in science and mathematics education. So, talagang binibigyan ng importance, dinadami yung allowance para maano kami, ma-encourage kaming mag-aral. Okay? So, ito yung pinaka-idea nitong program na ito. Okay? So, ito yung mga components. Master's in Mathematics or Science Education and Doctoral in Mathematics or Science Education and Thesis Grant or Dissertation Grant. So, ito, na-avail ko ito during my masteral and at present, na-avail ko din po itong Doctoral in Science Education Scholarship. Okay, and even itong thesis and dissertation grant, ayan, so ano ako, recipient ako nitong mga ano to, nitong mga components na ito ng ano ng scholarship na ito. So ano ba yung nakapaloob dito sa program na ito ng DOST? Ayan, so sa kapag sa masteral, binibigyan po ng stipend or allowance na 25,000 per month. Okay? Then sa PhD, 33,000 per month po ito. Okay, so before 25 lang ito dahil nga dinagdagan yung budget na sa DOST, so naging 33. Etong masteral before 17k lang ito na naging ano 25. Ayan, meron din kaming book allowance 20,000 per academic year. Cash po itong ibinibigay. And meron ding one economy round trip fare per academic year. So ako avail na avail ko din po ito kasi from Bicol to Manila. So balikan po, sagot po yan ng DOST. Pero isang beses lang. Okay? So yun nung time na nag-a-attend pa ako ng mga klase, every week lumuluwas ako ng Manila. Pero isa lang yung sagot doon ng DOST. And meron din health and accident group insurance. Ayan, yun ang kagandahan nitong scholarship na ito. Ayan, meron din pong thesis and dissertation allowance. Ayan. So, sa masteral, nagbibigay ng maximum of 50,000 as thesis grant. And sa PhD nga, maximum of 100,000 para matapos mo yung iyong thesis and dissertation. So, alam nyo, itong mga to, talagang nakakatulong talaga ito sa mga ano, sa mga scholars kasi ano siya, hindi lang sa pag-aaral, talagang nakakatulong din sa family kasi ako ang dami kong na-achieve, okay, for almost 5 years. 5 years availing the scholarship, talagang ano, although medyo late nga lang yung ano, yung allowance, pero okay naman. Nakakatulong naman. Ayan. So So, ito po yung mga schools na meron nitong scholarship na ito. Kasama yung Ateneo, Bicol University, De La Salle, yung PNU, ayan. So, West Visayas State University, Mindanao State University, ayan. So far, ito yung may mga school na merong scholarship na ito. Ayan. So, because of this scholarship, I was able to attend different national conferences sa Iloilo. Ayan, naka-attend din po ako sa Cebu kung saan nag-present ako nung aking research paper. At eto po sa Manila, ayan. Ayan, so eto yung sa Manila, nag-attend lang po kami, second, third, and fourth, 3 consecutive years naka-attend ako nitong mga national conferences ng science, DOST. Lahat po ito libre. Okay, even yung pamasahe, yung pagkain, yung registration, lahat po yan libre. Meron pang mga previs. Okay, so sino ba namang hindi gaganahan mag-attend ng mga ganito kung lahat libre? Ano po? So ayan po, because of that, hindi lang national, even in international conferences, I also attended national conference in Bali, Indonesia. Ayan, share ko din po yung aking research dito. Ayan, so kung makikita nyo, how this program of the DOST help in nation building. Ngayon, eto, I am here at this very moment teaching you, okay, in science, in terms of science and technology. And I believe, okay, by teaching you well, okay, nakakatulong ako sa pagkubog ng science and technology. And in the near future, you will be part of those, magbibuild ng ating nation. Okay? So, because of that, ayan, so meron din pong aside dun sa scholarship na yon,
meron din pong DOST-SEI Patriot Scholars Project. Ayan. So, etong project na ito, ayan, naka-attend din po ako nito, part ako nitong project na ito. So, this project aim to foster patriotism, okay, among DOST-SEI scholars and instill in them the core values of professional excellence, social responsibility, and servant leadership. So, ito po ang pinaka-ano nito, yung mga activity ng mga DOST-SEI Patriot Scholars is to contribute to nation building. Okay? So, in-nurture yung mga DOST scholars para, okay, makatulong kami tayo, okay, tayo sa nation building by utilizing their expertise. Okay? Okay, no, ako expert ako sa pagtuturo. Ayan, so, we are utilizing the expertise of the different scholars to, ano, to help in ano, nation building. Ito yung mga examples. Okay, so, we attended the DOST Scholars Formation. Okay, sa Iloilo, ayan, nagkaroon kami ng, ano, ng candlelighting ceremony. Ayan, so, pumunta kami sa mga community. We volunteered there. Okay, kinausap namin yung mga seniors, ano ba yung mga problems met na encounter nila. Ayan, nagkaroon din kami ng mga brainstorming. Ayan, with the different scholars all over the country po ito. Okay, so, ayan, nagkaroon ng closing ceremony. Ayan, nagkaroon ng graduation. Ayan po. And eto po, eto yung mga nag-volunteers during pandemic. Okay? So, eto yung mga naiambag ng mga scholars. So, first of all, this is Miss Shana G. Navia. She is a volunteer in UP Philippine Genome Center. Ayan. So, tumutulong siya. Scholar siya. Tumutulong siya dun sa pag-ano ng mga test ng mga vaccines and even yung mga tinitest kung positive or negative sa virus. Ayan. So, this is Miss Ginavia. Also, we have Mr. Emerald Kapugawan. I hope I'm pronouncing it correctly. Volunteer naman siya sa Research Institute for Tropical Medicine. So, mga testing laboratories po ito. Ayan, na kung saan nagtitest kung negative or positive. Sila yung nagtitest ng mga results ng mga swab test. Ayan. So, from survivors to volunteers, eto naman po mga DOST-SEI scholars from Marawi give back to communities. Ayan, nagbigay po sila ng mga food packs. Ayan, so sa kanilang community. And also, eto si Ms. Chembi Almazar. She is a volunteer in UP National Institute of Health. Ayan, so another, testing laboratory. So, with their expertise, they are volunteering in this, different offices. Okay? Also, ayan po, so siguro kilala niyo to, si Christian Salvadora. Okay, he is a student from Bicol University taking Bachelor of Science in Computer Science and currently living in Iriga City. Ayan, so sabi niya dito, as a DOST scholar, I utilize my stipend, okay? Yung ano niya, yung stipend niya, pinangbili niya ng components for my 3D printer and I was able to assemble it during my free time after class. So, naka-assemble siya ng 3D printer at ginawa niya yun pag-print ng mga face shields. Ayan. So, a total of 9 kilograms of 3D printing filaments were used and it was sponsored by Bicol IT. So, tinulungan siyang mag-mass produce ng mga face shields. So, in terms of this, this is his volunteering act as the scholar. So, we believe with this volunteering act, we are helping in nation building. Okay po? So, eto po, so far, okay, these are the numbers of DOST scholars, volunteers came from 16 different regions in the country. Ayan. So, sa Bicol, we have 75. Ayan. So, eto po. So, we are the Filipino Patriot Scholars under the STEM, Science, Technology, and Engineering, Mathematics. And then, with the challenges that we are currently facing, merong mga strategies na pinapatupad para makatulong tayo. Or, yan, makatulong tayo in national security and national
development. Ayan. So it is more fun to be a DOST scholar. Ayan. So we come now to the last part. I hope you are still listening. Okay? So the current technological advancements in the Philippines. Okay? So this is the part 4. So malapit na po itong matapos. Okay, ano ba yung mga makabagong technology na meron tayo sa Pilipinas? So first of all, we have now the PH Maya 2 launch into space. Okay? So this is a CubeSat or Cube satellite. Okay, another milestone for the Philippines in the area of space technology happened on March 14, 2021. So this is recent. At around 7:20 p.m. when Maya 2, another Cube satellite made by Filipino engineers. Ayan, Filipino engineers studying in Japan was released from International Space Station. So inirelease na po, inilaunch na po itong PH Maya's, Maya 2. Okay, launch into space. A Cube satellite. Ayan, merong Philippine flag. Ayan. So another, meron din pong na-innovate na DigiHub's mirror board. Ayan. So eto po, this is a DigiHub. Kinakabit siya sa laptop. Ayan. So ano ba to? So this is an innovative device fabricated by the DigiHub team to provide the teachers or instructors a tool that can help them adopt the new way of conducting their classes, which are now done online. Ayan, so nilalagay siya. Specifically, this device can help teacher easily discuss lesson, which require a step-by-step process and demonstration for students to follow. Especially yung mga math problems. Ayan, so pinag-mirror niya, ayan, para ma-project siya sa laptop. Ayan po. So especially yung mga computations, mahirap siyang gawin sa computer. So with this DigiHub's mirror board, ayan, so yung mathematics lessons, which are usually discussed in a procedural manner, mas napapadali po using this DigiHub's mirror board. Okay, another, we have here the new and inexpensive COVID test kits. Ayan. So, a new device detecting the SARS-CoV-2, the virus that is causing the coronavirus disease or the COVID-19, ay dinidevelop na po. Okay, so according to DOST Secretary Fortunato de la Peña, said that the project will develop the microfluidic miniaturized PCR device. Okay, for SARS-CoV-2 amplification by FDA-approved COVID-19 RT-PCR kit. So, nagdi-develop yung DOST ng makabago at efficient pero mura lang. Okay? So, eto din po, the project will help in developing a faster and cost-effective alternative to the RT-PCR test kits that are now being used by hospitals to detect COVID-19. So, I hope etong technology nito is na-develop na. Kasi diba, bumalik tayo dun sa situation na tumataas yung surge ng mga nagpa-positive because of the different variants. So, I hope this technology is ongoing na siya. Okay? Faster and cost-effective alternative. Okay? So far, those are the current technological advancements in the Philippines. I know sobrang dami pa. So, kung i-include ko lahat dito, mukhang hindi tayo aabot sa oras. Ayan. So, medyo mahaba na nga yung aking discussion. But I hope you are still listening up until this time. Okay? So, I'm done. Okay, so I discussed these five important concepts included in this topic, science, technology, and nation building. Okay, so I will inform you now that on our next synchronous schedule, I'll be asking questions regarding this discussion. So please be prepared with that. Okay, magkakaroon tayo ng question and answer discussion about this on next week on our asynchronous schedule. So I am expecting that you will watch this video
para makapag-participate ka sa ating synchronous discussion. Okay, so with that, if you have questions, okay, i-prepare nyo lang po yan sa susunod nating discussion. So these are the references that I've used in the discussion. So if you want to read more about the things that I've discussed, you can just click these links. Okay, so with that, thank you very much for listening up until this time. So I hope you have learned more, okay? You have learned more about the role of science and technology in terms of nation building. Okay, so I am excited to hear from you. I would entertain questions regarding to this discussion. So, mag-prepare ka din. Ano po? So, I'm excited to hear you about this topic. So, with that, hindi na ito papatagalin. Thank you very much for listening and see you on our next synchronous schedule. Thank you and may you have a good day. Bye-bye. Thank you for listening.